Hello, kumusta? Kumusta? So, ito quick video lang no, unboxing ng nabili kong surplus stuff sa Midway USA, no. Start with, meron tayong M73 steel helmet, grade 2. Wala akong balak bumili ng helmet kaso gusto ko ma-avail yung free shipping. Tumingin ako na ano pa pwede kong bilhin. Ito, M73 steel helmet. Talagang matigas siya, no? Matigas. Steel talaga, no? And yung grade 2, gine-grade nila yung mga surplus products nila. Grade 2, I don't know kung ano ibig sabihin nun. Pero at least wala siyang damage mismo sa helmet itself. Pati yung sa inner webbings niya, no? Wala rin damage. So, usable pa to. And nabasa ko dun sa isang review, in service pa rin daw yung ganitong helmet sa Afghanistan bago bumalik sa Taliban, no? Yung mga local militia ng Afghanistan. Ito raw ginagamit. Okay? Ganda pa siya, mabigat. And next, bumili ako ng parka. Zek, ano yung tatay? Tama, M85. May pangalan pa siya. Zek, M85 parka. Bakit? Sabi ko, ang goal ko, no, gumawa ako ng isang mini video about post-apocalypse or zombie survival video. Parang ganun, katuwaan lang. Ito yung gagamitin kong costume. No? So, magko-complement yan. Ito. German goggles. Binili ko less than $10 lang to eh. Ganda yan sa ano, magmamatch doon sa costume. Pira ako makakita ng ganito, maski sa eBay eh. Kung meron man, mahal. So, maganda siyang addition sa, you know, post-apocalypse na costume. Yan. And last but not the least, itong polished bayonet, plastic handles, so parang Bakelite, kung familiar kayo sa ano, no? Kasi ano daw to, AKM, modern AK, polished bayonet with scabbard, grade 3, so may damage siya, ito nasunog yung ano, rubber kasi itong labas eh, ng ano, nung sheet niya, rubber, pero yung loob, it's steel. Mura lang naman to, $10 ko lang. Ah, hindi pala, $19 yata to eh. Hindi ko matandaan yung price, no. Pero yan, kinakabit yan sa dulo ng barrel. Ang AK at AKM yata, I don't know. No. Pero gusto ko yung blade profile niya, gusto malamang maganda rin ang quality ng steel na ginamit nito, no. Usually yung mga surplus na knives, matitibay yan kasi dinisenyo niya na panggera. Eh. Medyo nabali na yung point niya, no? Iaano ko na lang ng ano, Dremel. Anyway, so, okay lang naman yan. Gusto ko malaman kung ano bili ko nito. Itong, $19 din. AKM steel polymer, $19. So, sa peso, parang 1,000. No? Isa-sharpen ko na lang uli yung tip. Pero kita niyo yung profile niya, no? Ito yung profile ng ano. Plus, surplus nga to. And then, military service. Sabihin, dinesign to para gamitin talaga pang military. So, matibay yan. Kahit luma na. So, that's it. Quick video lang. Quick unboxing video ng mga surplus items na binili ko. Oh. Yeah. So, abangan nyo kung paano ko gagamitin yan. So, thanks for watching.